Tia, sa first year anniversary nga ng Bagyong Yolanda, dapat daw talagang mabigyang pansin at matutukan ang mental health ng mga biktima. Ayon sa World Health Organization o WHO, ito yung panahon na mga physical injuries ay matagal nang nagamot. Pero ito rin ang panahon na ang kalungkutan o sadness ay nagiging depression at nagiging malubha para sa iba na at nagiging schizophrenia at ibang psychotic conditions na mga kailangan ng gamot. Nung manalasa ang Bagyong Yolanda, 5 psychologist lang ang meron sa buong Region 8 at napakalimitado ng resources for mental health. Malaking hamon ito para tugunan ang tumataas na bilang ng mga taong nagkakaroon ng mental illness dulot sa matinding trauma, pagkawala ng mga mahal sa buhay dahil sa Bagyong Yolanda. Ayon kay Dr. Julie Hall, ang WHO country representative, tinatayang umabot sa 800,000 people ang nagkaroon ng mental health conditions sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Sabi naman niya, karamihan sa 800,000 persons nito ay yung nakakaranas ng depression at nangangailangan ng therapist. Pero 80,000 sa kanila nagkaroon ng continuing problems. Bilang pagtugon, 300 community workers at 70 health professionals ang binigyan ng training sa mental health. Sa ngayon, may kakayahan na silang makapagbigay ng diagnosis at intervention. Pero kulang pa rin daw ang bilang na ito, target ng WHO. Sa susunod na taon, 1,200 community and health workers ang mabibigyan ng mental health management training. Samantala, sa nakalipas na isang taon, malaking tagumpay daw na hindi nagkaroon ng anumang disease outbreak sa mga apektadong lugar. Pero nananatili pa rin daw vulnerable, lalo na ang mga bata na nakakaranas pa rin ng malnutrisyon. Kaya Pia, dapat tuloy-tuloy pa rin daw ang mga programang pangkalusugan para sa mga biktima. Pia? Maraming salamat, Claire Delphine.